guys, welcome back to my channel. Narito tayo ngayon para sa ating third video about sa pagpaprocess ng ating papel kung nandito ka sa United States. So, meron akong first video about dun sa pagre-report ng kasal ninyo sa embahada. Meron din akong video about dun sa pag-appointment. So, yung link na yon is nasa baba. And so ngayon ang pag-uusapan natin is yung experience ko sa pagpunta sa Embahada ng Pilipinas. Okay, so before ko ipakita sa inyo yung video clip nung nandun ako sa Embahada, let me just remind you with all the requirements. Ito yung requirements para sa passport renewal ng e-passport. So since e-passport ako, iyon yung isi-share ko sa inyo. So, number one requirements as Filipino, personal appearance. We all know why. Okay? So, number two is hindi nyo kailangan magdala ng passport photo kasi doon na kayo kukunan ng litrato. Number three, please wear decent attire or decent clothing. And also, I suggest, based on my experience, avoid wearing bright colors top. In my experience, nag-reflect yung damit ko sa mukha ko yata. So, nahirapan silang i-capture yung mukha ko. Okay? So, para maging madali sa part ninyo at maging madali sa part ng staff ng embahada, iwasan yung pagsuot ng bright colors. And then, of course, accessories are not allowed like eyeglass, colored contact lenses, earrings, necklace. Tanggalin lahat yan bago kayo kunan ng picture. Ibalik nyo na lang pagkatapos. And then, magdala kayo ng self-addressed envelope. Since this is an important document, get the one that has tracking number para madali, para matatrack ninyo yung passport ninyo. Kasi bawal ang pick-up ngayon. I read dun sa website na bawal ang pag-pick-up ng passport. So, i-mail talaga nila. So, kaya kailangan ng self-address envelope. I believe even you live nearby dun sa embahada or sa konsulada, kailangan nyo pa rin ng self-address envelope because of the pandemic. And then, of course, you have to accomplish yung application form, i-download nyo lang sa website. Ito yon. So, ilalagay ko yung link sa baba. Okay? Ng form. So, fill upan nyo yan bago kayo pumunta ng embahada. And then, kailangan nyo rin dalhin yung original current passport ninyo and photocopy ng data page. Yung data page, ito yung page kung saan nandun yung mukha ninyo at saka yung details ninyo. So, yung information ninyo. And then, photocopy ng green card kung green card holder na kayo. And, or, if not, photocopy ng US visa. And also, for dual applicants, photocopy ng dual identification certificate ninyo. And of course, don't forget $60 for the fee. This is for the renewal. Okay? For lost passport, it says here $150. For the green, brown, or older passports, that would be $90. So, yung aking binayaran ko is $60 lang. Kasi nga, sabi rito, ang renewal ng passport is $60 if you have this maroon passport, yung e-passport. So, yun yung requirements para sa maroon passport holder or e-passport holder. So, the rest, ilalagay ko na lang yung requirements sa description box para madali nyo makita, just in case you need it. And then, sa pagpunta naman ng konsulada ng Pilipinas, huwag kayong pupunta doon ng maaga kasi masasayang lang yung time ninyo kung mapapaaga kayo. Kasi hindi ka rin naman papapasukin ng guard if mapapaaga ka ng dating. Sasabihin sa'yo bumalik ka ng ganitong oras. Like mine, 11 o'clock yung appointment ko. So, pumunta ako doon ng maaga. Ang sabi, be back at 10:55. So, bumalik daw ako ng 10:55, okay? So, hindi nyo kailangan magmadali. Kung naka-check-in ka sa hotel, maghintay na lang kayo sa hotel nyo. Kesa mabilad kayo sa araw, pumunta na, sa labas ng embahada, okay? And then, pag pinapasok na kayo ng guard, sasabihin niya, pumunta kayo ng 16th floor.
ang 16 ang embahada is paglabas niyo ng elevator is nasa left side siya. Makikita niyo Philippine Consulate General Chicago, malaking logo. Okay, nasa left side siya. Sa punta lang kayo doon. Sa pagpunta doon, kahit 10 kayo sa oras na 'yon, huwag kang magmadali. Kahit ikaw yung nasa last, kung ikaw naman, kahit ikaw yung last na pumasok sa pintuan, kung ikaw naman ang number one sa list nila, ikaw pa rin ang unang tatawagin. So, huwag kang magmadali. Basta nandun ka ng time ng appointment ninyo. So, pagpasok mo ng embahada, uupo ka, maghintay ka, tatawagin ka ng whoever yung nandun sa window number 4. Kasi i-review nila yung mga papers mo. Che-check nila yung documents, yung mga requirements mo kung kompleto ba or not. Kung may kailangan bang palitan or not. So, nasa window 4 yon. After window 4, pag na-review na, pag okay na yon, sasabihin din nila, pupunta ka ng window 1 kasi tatanungin nila kung registered ka ba or not. If not, papupuntahin ka nila ng window 1 para mag-fill up ng voter's registration. But after ng window 4, hindi mo naman kailangan mag-jump sa window 1 agad. Now, after ng window 4, punta ka ng window 6, I believe, yeah. After ng window 4, punta ka ng window 6, magbabayad ka, so binayaran ko yung $60, so please bring exact change. After that, pwede kang umupo, pwede mong fill upan yung form ng voter's registration habang naghihintay ka para tawagin sa window kung saan ka kukuna ng picture, para kung saan ka kukuna ng fingerprints. And kung saan kukunin yung details mo. Okay, so habang hinihintay mo yun, pwede mong fill upan yung voter's registration at isubmit sa window 1. Or kung na-fill upan mo at tinawag ko doon, pwede mo i-pause muna yung pag-fill up mo. Punta ka nun sa window para matapos na yung details, pagkuha ng information sa'yo. Pag na-complete mo na yun, pwede mong dalhin yung application ng yung voter's registration application mo dun sa window 1. Pwede mong gawin yun. It depends kung paano mo siyang gustong gawin window, since ang purpose mo dun is actually to renew your passport. So, pwede mong gawin yung pag-re-register after ng renewal ng passport mo. I-remind ka naman nila kung hindi mo pa nagagawa. Okay? So, after no, pag natapos mo na, pwede ka nang umuwi. Ganun lang siya kasimple. Hindi mo kailang pumunta ng hindi mo kailang magmadali. Basta nandun ka sa time, sa exact time, kompleto yung requirements mo, pati yung payment. All staff are nice. Lahat lang na-encounter ko, they were all nice. And also, every time na magpa-process ako ng papel, this is just a tip lang. Be nice. I always greet them, hello. Hello. So, lagi ko silang, kahit ano pang nationality niya, every time na may kakausapin ako or may tatanong ako, before I ask anything, I greet them hello. Maging maayos yung treatment sa'yo. Kasi if you're nice and courteous, magiging smooth yung process ng lahat. Okay? Para maiwasan din yung mga, kasi di natin, may time kasi na may mga grumpy employee. But the good thing, hindi ko na-experience yon. So, I'm really thankful na naging smooth yung process nung pagre-reno ng passport ko. They were all nice. And kung may mga question kayo, email nyo lang sila. I never really ask questions over the phone. Hindi ko sila tinawagan. Never akong tumatawag. I always email them. And nagre-reply naman sila eh. Yung may problema dun sa, or mali yung day na nilagay nila nung appointment ko, pero tama yung date. In-email ko lang sila, then I waited for I waited for a week and they changed it. You don't need to like paulit-ulit. Binibigyan ko rin sila ng time para mag-reply. At basta nandun yung time frame ko para ma-fix lahat. So, since 2 months naman, normally 2 months naman yung ibibigay nila sa'yo nung
Like, pag nag-apply ka ngayon, 2 months naman yung ibibigay nila para ma-complete mo lahat ng requirements or para maging smooth lahat. So, email lang. Ito yung email address nila kung may mga question kayo or what. Basta email nyo lang sila kasi sasagot naman sila sa email. Kasi pag phone, I don't know, because I checked the review, sabi nila may mga rude daw na sumasagot sa phone. So, I can't comment on that since hindi ko naman talaga siya na-experience since hindi talaga ako tumatawag. So, that's just an information. Sana nakatulong sa inyo yung information ito. And again, yung mga lahat ng requirements, list requirements, ilalagay ko na lang sa baba. So, again, thank you so much for watching. Sana nakatulong sa inyo yung information na to. And ito yung video. Okay, we're getting close. We are now in South Michigan. Avenue is out. We are on a different direction. I don't know if you can see the Philippine flag. I guess not. Oh, there, right there. Okay, they said the entrance is in the university. Yeah. Okay. There's Jollibee. It's not open yet. IARCA Gallery. The Philippine flag is over there on top of Chick-fil-A. I believe this is the entrance. 122 South Michigan. Okay. So we're in. Okay, I just finished the renewal of my passport. It's been fun, so I have to head home.